Hindi lang tubig sa karagatan ng Pilipinas ang nakuhang sakupin ng China ngayon dahil maging ang kalangitan sa ibabaw ng Pilipinas ay sinakop na din ng China ngayon base sa mga impormasyon na ating nakalap. Hindi lang barko ang binabalaan nilang palubugin kundi maging ang eroplano ay pababagsakin na rin nila. Ayon kay Vice Admiral Joseph Coime, nakatanggap sila ng babala galing sa radio challenge ng warship ng China na kung saan kung hindi sila aalis ay siguradong makakatikim sa China. Pero hindi lang West Philippine Sea ang isinailalim sa kontrol ng China dahil kahit mismo ang Pag-asa Island na sakop ng Pilipinas ay nakakatanggap ng warning sa China. Agara namang sinagot ni PBBM ang pananakot sa atin ng China kaya pinamarkahan niya ang teritoryo ng Pilipinas kung saan naglagay sila ngayon ng boya upang maipakita ang presensya sa soberanya. Hindi lang it would serve as navigational safety for boat and ships but it serves also as sovereign markers. At kung makikita po natin, mayroon tayong Philippine flag na kalagay dyan. At talagang pinapalakas natin ang ating presensya. Babala pa ng Philippine Navy, subukan lang talagang tanggalin ng China ang inilatag nilang boya sa West Philippine Sea at siguradong a-action ng Pilipinas para ipaglaban ang West Philippine Sea. Definitely. Sure na tayo dyan because the boy that you have laid down bears the flag of the Philippines. Ngayong ikaw, na bilang isang Filipino, pabor ka ba sa ginagawang ito ng Pangulo na maglatag ng marka sa paligid ng ating teritoryo? Ngayong di tayo nakapaghanda na maging langit, ay kakamkamin din sa atin ang incheck. Kaya dapat lagyan ng tanda kung hanggang saan lang aabot ang ibibigay na pasensya sa China. Mag-iwan ka ng iyong komento at atin ay itong babasahin isa-isa.